Okay, minabalik kita sa programa kang Inside Bicol. And ang sakuyan bisita yun si Ernie Abragan, a journalist, digdi sa Naga, and at the same time has decided to also have the chance to sit in the City Council of Naga. So, Ernie, mapadagos ka sa Urula yan, no? Ano, I understand igwang dakulang programa, ang Camarinesur Chamber of Commerce na gigibon. Ano ini? Ah, totoo yan, Fred. Again, this is the second year. Itong inaapod ming tabang, LJU tabang sa negosyo award. Ambot sa Bihon, ang chamber nagtatauning ning insentibo sa mga local government units na igwa ning mga ginigibong paagi na mabagian ang pagkonduktta ning negosyo sa sendang Manuaan. You know, we have 35 municipalities in Camarinesur, one city ang Iriga, ang Naga, iba man ang prosedimiento digdiyo kag pag-registered. And we try to encourage them na doing business in their area should be easy. Ano, tayo yan ang nag-iinkaminar kan mga investors, local investors, as a matter of fact, na kung gusto mong branch out ngayon sa, alimbawa sa partido, sa Digang, sa Goa, kan sa imong negosyo, pagduban mo, ano ang mga prosedimiento na yaon dyan sa banwaan na yan na medyo makakatabang mapapagian ang samuyang pag-rehistro, pagkondukta ng negosyo dyan sa lugar na yan. And we had some criteria kung papano paano maging participante ang sarong local government units na magkaigwaman ng rekognasyon hali sa mga pribadong sektoral at negosyo. Kang nakaaging taon, ang nanggana ang pili. Ano ang pili? Na medyo marayan sa indang prosedimiento kang paghiling sa pag admire kang mga negosyanteng naglalaod sa inda. So, na-shorten si time kang pagparehistro, si environment kang negosyo sa sendang lugar, nagkaigwa ng oportunidad ng mga negosyante na mag-expand. Nanggana man kato, umbrella ng San Jose. Ano, on the category of the third or second class municipalities, of course. Ngunyan, igwa na naman na may 19 or 18 mga na-shortlist ming mga maray si prosedimiento na pinagpipilian kan mga judges. Ano, most business-friendly, kumbaga, on the Camarines, on the provincial level, na hiling mo yan. And as ang samuyang gustong mangyari, na ang nakukuha mo dyan, ilalaog mo as a nominee duman sa most business-friendly municipalities and local government units, duman sa tuwing National Philippine Business Conference. Okay. Ano, the recognition of what the local government units are doing. Now, sa hiling ko, nagkaigwa ng inspirasyon ng mga leaders. Ano, they are now in the process of innovating their own ideas of how they can encourage businesses to branch out and to go into their place. In so doing, nakakakrear ng trabaho sa mga local. Dahil na nagmamigrate. Na ang problema kan mga Pilipino kaya ngunyan, pagkatapos, palibasa may ring oportunidad sa sendang lugar, they out-migrate. Kaya grabe ang populasyon sa Metro Manila. Kaya nagkaigwa ng traffic. Because yan doon si concentration kan development. But in this process, napipili ko nga ng sabi ko, kung magkaigwa ng national consciousness on this, na ma-disperse ang development sa mga probinsya. Halimbawa, ang Naga is already going into highly urbanized center. Nahiling ko na ang mga taga-Naga sa good mga environs, dahil na ma-out-migrate going to Metro Manila or outside of the country if there is an available opportunities for their skills na ma-enhance sa good maipadalagan din sa time. Okay. So, more that these are the criteria that you would be interested to do, you know, find out from the mga... Ano yan? Ano ari yan gigibohon? Ining local LGU awards. Gigibohon mo nga na January 23. Oh, January. Ano? Kapartner mi dyan ang PAGCOR, basically. Dahil ikaw sinda ng social, corporate social responsibility. So, kung kapartner mi ang PAGCOR, magayon ang premyo. Ayo. Okay. 100,000. 100,000. Kasi inot ka to 100,000 and another 75,000. Ano yun? Open venue niyan?
Tapos na, tatapos naman si judging yung ganyan. Kaya na shortlist mo na si out of the 35 municipalities, oh. Siguro kaming 18 munisipyo na, oh. Na si criteria medyo naglalaog duman sa post. So ensured na sa proseso pa ng final decision. At mga judges, nagdihali man okay. Sa mga known the academy, ano? Ang pagpili dyan, apolitical. Apolitical, mayo din. Regardless kung kisenal aliado yan. Mayo-mayo din na hinihiling na ikangaya, kipulano, ikangaya, apobodig din. We look at it on the point of itong samuya pong mga criteria. Kung na-meet nila itong criteria and the due deliberations of the panel of judges, na samuya ang pinagpili manhali sa community, sinda ang nag-decide, actually kami lang ang naging vessel na ma-realize. Yung premium 100,000, ano yan? Madyan yan sa mga officialis kang banwan o sa budget? Ang ano medyan, maamang kami pakiaram na kung anong gigibuan. But ang samuyang suggestion is the improvement. Kung ang paggastos kan mga projects na daipan na nagagastos na itong sa siring ka na kantidad, pwedeng ma-enhance si sa indamagang prosedimiento kung paano magiging maraya ang pwede man siguro pandagdag sa kampanya. At may mga nadalaga nun yan. Medyo yan, yeah. That's a gray area yan. Pag naaraman man kang publiko na siring yan, siyempre, gamitin nila moral issue ba kung layong acceptable? Gamitin nila ito. Aram mo kaya. Sabi ta nga ni, opportunity man yan. But I'm sure naman nagkataon lang na election mo yan, election year. So I'm sure naman sinangganan, gagamitin sa project. Sining ka itong sa pila, they introduce. Ano yan? My first, my second, my third. Okay. Piraman ang premium. May mga consolation. Ang premium kang, so yan? 75 and 50. Oh, 75. Courtesy of Pangkor. Pangkor and of course the chamber. Okay, nakulang bagay pala niyan. No? Aram mo baga, very, very generous and philanthropic ang samuyang mga directors. Yung gayon. Aram mo mga board, chamber. Mga, isa yung yan ang mga, to name a few, ang member kang directors kang mga chamber. Well, of course, mga hobby na kanin, nasa second generation na, dahil sa mga naka-arinot, medyo naging inasan ng consultant me. Okay. Ano? But the young generation that we have now is, of course, our concurrent president, Engineer Solomon Ngo. Oh, yes, very known siya. Obin pa, and active man. Siya ang presidente ko niyan, Kang Kamarinsur. Outgoing president. Okay. Kang Kamarinsur. Ang Kamarinsur is different from the Metro Naga. Nakulang diferensya. Okay, good. All right. Go ahead. Sisay pa. Ang executive vice president, niya na... Incoming president is si Raymond Concepcion. When is he going to assume? On the day that we're going to award the local LGD award. And of course, we have Executive Vice President, si Mr. Richard Rocha of the Deca Homes. Okay. And the Secretary is the Attorney Jet Gargara of the Caramel. Mga hubin ini, kung napapansin mo. Ano? Powerhouse yan. It is indeed. And the business. And then they have the passion. Oh, ano, outside of being a businessman, they have the passion to help, extend help to mga gustong mag-asinsuman sa negosyo. Yung mga Chamber of Commerce, kasi I'm sure may nagdadalan sa tuya na interesado man. Is it open to any businessman? As long as ang sa imong negosyo nakarehistro sa gobyerno. Oh, okay. Nagkatakol mga underground economy, dahil may mga pipiling ko yan. So, primero yan. Ikaduwa, BIA related kuyenta nagtataba man kita sa mga sa campaign. So, open man. Open, this is basically open whether you are rich or ultra rich. Okay. Nasa bedwell or nasa dumong kapas na nagpumpuo na gusto mo man mahiling ang kalakawan. Yung business mo should be located in the province. In the province of Kamarinsur. Okay. So, yan ang mga criteria. Yan ang criteria. Sa first district, second district, hanggang sa fifth district. Okay. Magayon pa lang. No, arin nga niyan, Ernie, gigibuhon na yung sa inyo? Ang gigibuhon po ini, duman sa convention hall. Convention. Okay. Kang probinsya, taka, you know, whether we like it or not, perming ka-partner ang probinsya sa whatever undertakings we have on the business side. Kasi kung may mga problema sa businesses in terms of nalaog din sa probinsya, diba? Ito baga sa mining, nakaka-problema na dyan sa chamber, ano daw niya kung siningin. So, may symbiotic relationship ang probinsya. Is the province also helping you? As a matter of fact, yes. Very, very cooperative, kumbaga. Nakakaintindihan kami ngunyan kung ano ang programa mi,
some of them are adopted by the province in terms of pagpa-upod niya sa, alimbawa, ito bagang kaipuhan ta kaya di different sa Camarines Sur. Magkaiguan ng municipal business councils na yung magiging bosses kan mga negosyante duman sa lugar na may ipaabot sa mga nagugobernar. Ang sa indama ng mga, you know, nahihiling kamatian sa sitwasyon nila. Gusto ming maging active yan. Tananganing ang pag-asenso kan ekonomiya kan sa rong komunidad. Medyo gabos nagpa-participar ang pribadong sektor, ang government sektor, ang religious sector, ang academe. As a matter of fact, appreciative kami di sa mga universidades di Bisanaga. You know, kanakaaging okasyon, they are so active in encouraging their students to attend. Don't you know, Fred, na itong pagpamanila, tabaga, itong Philippine Business Conference. Ang naging awarded duman, itong nag-attend di sa Youth Congress na pinagkundok Gandak. I see. Yeah, I noticed. Si mga estudyante si Naga College Foundation. Naga College Foundation. Sagod ang Biscas. Biscas. Na may entrepreneur ability sinda na naiiba na sa pag-judge kang itong mga hurado man naman sa Manila nahiling from among the contestants or submitted na may nominate. Nakuha kang taga Naga sa ay taga Camarines Sur. Kaya ugmado kami, naging inspiration man naman sa mga director, sa mga officials. Na ipagpadagos ini, although a little bit expensive on our part. Ano ta, inyang baga sa tuyang organisasyon na yan is voluntary in character. Ano, talagang kayo may passion ka. But, mauugma ko kung ang bottom line, ang effect, overall effect kanina, naririsa little by little. Okay. Well, that's good, no? May cooperation ka mo with the province of Camarines Sur. We will again pause for a while. When we return, we'll not be discussing about politics and labor of the month, and political. Don't go, we'll be.